Ang pulo ng Bohol ay isang pulong may hugis habilog na may mga katamtamang taas ng mga bundok. Sa mga bundok ng Bohol, matatagpuan ang mga pamihirang mga uri ng halaman at hayop. Binubuo rin ang pulo ng lalawigan ng mga burol. Sa Carmen, Batuan at Sagbayan, matatagpuan ang mga halos perpektong hugis na apang burol na tinatawag bilang Chocolate Hills. Ang Chocolate Hills sa Carmen Bohol ay sinasabing isa sa mga natural na hiwaga ng Bohol at kadalasang sinasabing hiyas ng Pilipinas. May mga dalampasigan din sa pulo ng Bohol na puti ang buhangin. Ang pinakatanyag sa mga ito ay ang mga dalampasigan ng pulo ng Panglao. May apat na pangunahing mga ilog na dumadaloy sa Bohol. Ang Ilog Lubok ang pinakatanyag sa lahat dahil sa mga bangkang may kainang naglalayag doon na matatagpuan sa timog silang ang bahagi ng pulo. Ngunit, alam mo ba kapatid na sa Bohol lamang nakatala na may pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas? But before we proceed mga kapatid, kayo po ay aking inayayahan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Simulan natin. Sino itong Boholanong mandirigma at kailanman ay hindi sumuko sa labanan? Sino kaya ito? Ikaw kapatid, may sagot ka ba? Si Francisco Daguhoy ay isang Boholano na may tala ng pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Daguhoy Rebellion. Ang rebellion na ito laban sa pamahalaang kolonyal ng Espanya ay naganap sa Isla ng Bohol mula 1744 hanggang 1828, humigit kumulang 85 taon na pag-aalsa. Sinimula ni Francisco Daguhoy ang pag-aalsa sa edad na 20. Ang pag-aalsa na ito ay tumagal ng 85 years, ngunit namatay siya sa taong 1800. Iniwan niya ito sa edad na 76. Ipinanganak si Francisco bilang si Francisco Sendrihas noong taong 1724 mula sa baryo ng Kambituon, Inabanga, Bohol. Naging kavisa di barangay din siya sa kanilang lugar. Ang kanyang pangalan na Daguhoy ay mula sa anting-anting na dagon sa Boholano na pinaniniwalaan ng mga tao na nagbibigay sa kanya ng halina ng isang banayad na hangin o huyuhoy at ang kapangyarihang tumalon sa pagitan ng mga burol o sa mga ilog. Pinaniniwalaan din na mayroon siyang malinaw na paningin kahit sa madilim na yungib at kakayahang maging invisible. Ang pangalang Daguhoy ay isang kasabihan din sa Bisaya na dagon sa huyuhoy o agimat ng hangin. Ang Daguhoy Rebellion ay isa sa dalawang makabuluhang pag-aalsa na naganap sa Bohol sa panahon ng Espanya. Ang isa ay ang Himagsikang Tamblot noong taong 1621 na pinamunuan ni Tamblot, isang babaylan o katutubong pare mula sa Bohol. Noong taong 1744, ang kapatid ni Daguhoy na si Sagarino, isang sundalo ng hukbong Espanyol, ay namatay sa pakikipaglaban sa mga rebuilding ipinahuhuli ni Gaspar Morales, isang Hiswita. Nang dalhin ni Daguhoy ang bangkay ng kapatid sa simbahan upang mabasbasan, tumanggi si Gaspar Morales. Ayon daw sa batas ng simbahan, hindi binabasbasan ang namatay sa isang duelo. Tatlong araw si Daguhoy naghintay sa simbahan. Dahil dito, tinalikuran ni Daguhoy ang simbahan at nagtatag ng kilusan laban sa mga Espanyol. Nagputa siya sa bundok ng Inabanga. Dahil sa matagumpay na mga pagsalakay sa mga kampo ng Espanyol,
ay lalong dumami ang mga mamamayang sumama sa kanilang kinusapin. Lapas lang din nilaguhi si Gaspar Morales sa isang pagsalakay. Tinalo ni Daguhoy ang mga puwersang Espanyol na ipinadala laban sa kanya. Itinatag niya ang unang republika ng Bohol, isang kasarinlang pamahalaan sa mga bundok ng Bohol noong December 20, 1745. Mayroon itong 3,000 na mamamayan at dumami pa ito hanggang 20,000. Ang kanyang mga tagasunod ay nananatiling matatag sa kanilang mga nasasakupang mga balubundukin. At kahit na sa pagkamatay ni Daguhoy ay nagpatuloy na lumaban sa kapangyarihan ng Espanya. Isang yungib sa Danao ang punong hampilan ni Daguhoy. Maraming mga sipi sa loob ng yungib na lumalago sa ilalim ng tubig patungong kalupaan sa tuwing makahanap ang mga Kastila sa yungib. Malangoy si Daguhoy sa ilalim ng tubig na may puwang upang makahinga, upang magtago. Namatay si Francisco Daguhoy noong taong 1800 sa Talibon, Bohol. Hindi siya namatay dahil sa kanyang pakikipaglaban sa mga Kastila. Ngunit sa halip ay mapayapa dahil sa kanyang katandaan at sakit. Hanggang dito lang muna tayo mga kapatid at sana ay mayroon kayong natutunan. Lagi niyong tandaan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye-bye!